Ito ang Blitzwolf AT2C smartwatch. Siguro sa lahat ng na-unbox kong smartwatch, ito yung pinakamagandang design para sa akin. Dahil sobrang simple lang talaga. Parang style G-Shock siya. At meron siyang isang games dito, yung Young Bird. Pero alam natin lahat na kinuha lang tong games na to sa Flappy Bird. Isa pa sa nagustuhan kong features ng watch na to, pwede kang tumawag gamit tong watch na to dahil may loudspeaker siya at mic. Pag-usapan natin mamaya yan. Sa box nakalagay dito, VW or Blitzwolf 82C. May dalawang variant to eh. Isang Blitzwolf 82 lang. Ito may C sa dulo. Meaning ng C is call. Makakatawag ka dito compare dun sa isang variant. Wala siyang call function. Nandito rin sa box yung watch na color black. Pero may pagpipilian ka naman na black, green at gray color sa watch na ito. Siyempre may kasama siyang dedicated magnetic cable at user manual. Isa sa mga nagustuhan ko sa watch na ito, tumatagal siya ng 15 days dahil naka 400 mAh battery capacity siya. Mataas na yan para sa ganitong kaliit na LCD. Yung 15 days is working time yun. Yung standby mode, nakalagay dito aabot siya ng 30 to 40 days. Sobrang tagal, diba? Then yung charging niya is 1 to 2 hours lang. Sa harap, meron tayong 1.3 inches IPS display. Sa likod, yung green sensor para sa heart rate monitor, oximeter, blood pressure monitor, at iba pang activities galing sa watch na to. Sa side, yung dalawang button niya, open at down button. Yung open na yun, yung power button natin. Sobrang ganda at simple ng design niya. Sa strap, yan yung haba niya, 120mm. At 85mm. Yung laki ng relo is 52mm at lapad niya is 12mm. Actually, medyo malaki talaga siya. Panglalaki talaga at pangpormahan talaga yung dating. Sobrang ganda ng display nito. Sakto yung contrast at kung saan nagulo mo siya ilalagay, makikita mo pa rin yung details ng watch na to. May lima tayong dial faces dito pero makaka-download ka ng marami. Para maka-download ka ng mga faces at makikita mo yung mga monitoring sa sarili niyang apps, download mo lang sa Google yung apps na The Fit. Or pwede ka rin mag-scan sa box niya ng QR code para mapabilis yung pag-download mo sa apps ng Blitzwolf 82C. Once na nakonect mo na yung watch gamit Bluetooth, makikita mo yung mga resulta ng activity mo galing sa watch mo. Like steps, heart rate, blood pressure, blood oxygen, at marami pang iba. Nandito rin sa apps yung mga settings at mga paces. Ito yung mga limang paces, pero makakapili ka pa na mas marami dito. Sobrang dami niyan. Minsan nga, di ako makapili sa sobrang dami. Halos lahat gusto ko. Iba-ibang kulay, iba't ibang style. Pumili ka ng isa dyan at i-download mo lang. Automatically, ma-apply na yung na-download mo sa watch mo. Pag-scroll mo sa taas, meron isang pictures dyan yung theater mode. Pag-activate mo dyan, hindi na masyadong maliwanag yung watch mo. Siguro dahil sa pag nasa sinehan ka, medyo maliwanag siguro to. Pero ngayong pandemic, wala naman tayo masyadong sinehan ngayon. Kaya di mo siguro magagamit to sa ngayon. Meron ding brightness settings. Actually, pag sinagad mo to, maliwanag talaga. Meron ding weather at vibration. Sobrang lakas mag-vibrate nito. Lalo na sa mga notifications at calls. Minsan sa alarm, magigising ka talaga dito. Natuwa rin ako sa watch na to dahil meron siyang isang games. Actually, di naman siya ganun kaganda. Pero kung wala ka naman talaga magawa sa buhay o naiwan mo yung cellphone mo, meron ka paglilibangan kahit papano. Pero minsan itong games na to maiinis ka talaga. Di ka makalampas sa buwisit na tubo na to. Ang pangalan games na to is Young Bird. Ito lang talaga yung games niya. Hindi ka na makaka-download ng iba. Meron din tayong sports mode. Like walking, running, cycling, skipping, badminton, basketball, at football. Pag nag-click ka sa mga sports mode na to, lalabas yung timer, kung ilang steps ang nagawa mo, ilang calories yung na-burn mo, at nakamonitor din yung heart rate mo, kung ilang beats per minute yung takbo ng puso mo. Isa sa mga features ng watch na to, yung makaka-call ka gamit tong watch na to. Actually, sa side meron siyang microphone, sa kabilang side may speaker siya. Marahil nagtataka kayo, baka hindi waterproof to, dahil may butas sa speaker at microphone. Actually, IP68 waterproof siya. Pwede talaga sa tubig. Makaka-call ka gamit tong watch na to, dyan mo maritig yung boses mismo sa watch. Sinubukan ko nga sa YouTube, pwede rin pala. Parang naka-bluetooth speaker ka, pero pwede mong i-off yung features na yon. May option dyan sa phone para ma-disconnect yung speaker mo, pero hindi yung watch. Connected pa rin yung phone mo sa watch mo. Makaka-receive ka pa rin ng notifications, call, at message. Meron ding blood pressure to. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa resulta nito. Medyo ito lang siguro yung features na hindi talaga accurate dahil wala pa akong nakikitang watch na madetect yung tunay na blood pressure mo gamit tong watch na to. Siguro sa pagdating ng panahon, magiging accurate na rin tong watch na to. Meron ding oxygen meter para makita mo yung oxygen level mo sa katawan mo. Sa totoo lang, maganda tong features na to. Malalaman mo yung oxygen level mo, kung maayos ba yung paghinga mo, o kung nawawalan ka na ng oxygen sa katawan. Kapag nawawalan na yung oxygen mo sa katawan, alam mo na kasunod nun, mamamatay ka na. Then yung heart rate mo,
Malalaman mo din sa watch na to yung tibok ng puso mo kada minuto, which is 60 to 100 beats per minute yung normal. Pag below or mataas sa normal level, magbabibrate tong watch na to. Accurate siya sa ganitong features. Kaya mas magandang may watch tayo na ganito. Di lang oras yung makikita mo, actually almost nandito na lahat. Meron din tayong shutter, remote para sa camera, at player para remote sa music. Kunwari nasa bulsa yung CP mo, pwede kang mag-play ng music or next music sa watch na to. Meron din tayong water reminder, makikita sa apps na to. Drink water reminder para sa mga nakakalimot uminom ng tubig araw-araw. Kung nakakailang baso ka ng tubig, mag-remind tong watch na to. Depende pa rin sa preference mo. Kung anong oras, interval o pagitan ng pag-inom mo. Actually, pwede rin to reminder sa pag-inom ng gamot kung nag-maintenance ka na. Magbabibrate tong watch na to depende sa oras na nilagay mo. Overall, sobrang ganda ng watch na to. Pagkakita ko pa lang, nagustuhan ko na talaga siya. Sobrang ganda ng style niya. At marami kang ma-download na pieces. Then yung heart rate sensor niya, accurate talaga. Ilalagay ko na lang yung link sa description kung saan ko siya nabili. Thank you for watching. This is Paul. Paul Tech TV!